Buksan natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 6. Ito yung chapter tungkol sa mga pag-aalala. Na malapit ang Pasko, marahit ubos na yung bonus. At kasabay pa nito, isang linggo lang pagitan, New Year na naman. Kaya maraming mga tao ngayon, hindi maiwasang mag-alala. Maaaring nangangang ba sa mga darating araw, wala ng pera, ubos na, kaya iba, mangungutang. So, paano natin pagtagumpayan ang pag-aalala? Salita ng Diyos ang ating titingnan. Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34. Ganito ang sabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa ipapawid. Hindi sila nagasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kabalik. Ngunit pinakakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo dahil sa pagkabalisa ay napapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo namabalisa tungkol sa pananaki? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang. Kung paano silang lumalaki, hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung ngayon binibisa ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at saka kinabukasan ay tinatapon sa kalan, di ba lalo niya kayong bibilisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabi, ano ang aming kakainin? O ano ang aming iinumin? O ano ang aming isusuot? Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at pati ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang karian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idaragdag sa inyo. Kaya, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para sa ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Muli ang iyong salita ay magbibigay liwanag sa aming mga paa at liwanag sa landas namin, Panginoon. Tatahakin namin ang panibagong taon. Tatahakin namin, Panginoon, ang marami pong mga okasyon na kailangan talaga rito, Lord, ang mga pananalapi, pangangatuan, panahon upang may katuparan sapagkat ito'y naging tradisyon na sa buhay ko ng mga Pilipino. Kaya, Lord, ang iyong salita, aming pag-asa ngayong gabi, tulungan niyo kami na makapagtuon sa aming panalangin. Lahat ng ito'y isang dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Nang kabalisahan, hindi mo talaga may iwasan. Dumarating ito at dumarating. At hindi mo rin talaga ito matatakasan. Hindi mo matatakasan talaga. Kailangan dito ay talagang harapin. Hindi mo maiwasan, hindi rin matakasan, pero maaari nating pagtagumpayan. At paano natin gagawin yun? Hindi tayo, kundi ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng kakayanan. At paano natin makukuha yun? Sa pamamagitan ng panalangin. Kaya ngayon itong taong ito, darating, kailangan natin ng panalangin. Now, bakit panalangin ang kailangan natin para tayo makatanggap ng pananagumpay mula sa Diyos? Bakit kaya? Tingnan natin ang sinasabi ng ating teksto. Narito sa teksto, dalawang bagay lamang ang ating tatalakay dito. Una, sinasabi nito sa ating teksto, verse 25 hanggang 32, alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Yan ang problema sa atin kung minsan inaako natin ang pag-aalala. Gayong ang Diyos ang siyang may alam ng lahat. At alam natin siya soberano. Lagi natin ilagay sa ating isipan ang doktrina tungkol sa Diyos. Soberano siya. Walang anumang bagay na dumarating sa atin na aksidente o nagkataon. Marahil dahil sa ating kakulangan o sa ating kasalanan.
Pumalahin din naman, ikalawa, para tayo supukin sa ating pananampalataya. Kailangan natin na magtiwala sa Diyos. Alam ng Diyos ang ating pangailangan. Paano niya nalaman ang ating pangailangan? Mababasa natin sa verse 25, ang sabi sa 25, ang sabi rito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan nyo, tumutukoy sa pagkain, tumutukoy sa inumin, tumutukoy sa kasukutan. Lahat ito disenyo ng Diyos. Kailangan talaga natin ito. Pero dapat hindi yan yung problema natin. Ang dapat tignan natin, gaano kaalam ng Diyos ang ating needs. Alam ng Diyos, kailangan natin ang lahat ng ito. Dahil ito yung disenyo niya. Kaya hindi natin mapapasubalian ng Diyos kung tayo lang natin sa Kanya upang manalangin. Diyos ang magtutustos sa atin, hindi sa ating sarili, hindi sa sinumang tao, kahit mga tao pang tumarating sa atin, nagbibigay ng ating needs, pero alam natin, Diyos pa rin ang nagtutustos, ginagamit niya. Kaya ano dapat natin ipagpag-alala dyan? Diyos ay nakakabatid sa atin. Hindi niya sabi sa 32. Napakaganda nito. Eh, napakasarap mong aral ng Bible eh. Sapagkat nakikita natin kung anong ginagawa at sino ang Diyos. At ito sabi, sapagkat hinaharap ng mga hindi o unbelievers, mga hindi Kristiyano, ang lahat ng mga bagay na ito. Pero sa ating Kristiyano, batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam ng Panginoon yun eh. So hayaan natin ang Diyos ang magtustos sa atin. Kumbaga, madali salita, ang Diyos ang mag-alala para sa atin. Alam niya ginagawa niya. Yun ang kulang sa atin minsan. Grabe yung pag-aalala natin sa mga bagay na wala sa atin ang solusyon. Nasa Diyos lang ang solusyon. Kaya imbis mag-aalala tayo sa ating kapusan, sa mga pangangailangan, idapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kaya napakalaga pong panalangin. Lalo na ito ngayong papasok na bagong taon. Kung kulang tayo sa panalangin itong ating past 2022, dapat pag-ibayunin natin ang prayers natin. Kasi God is sovereign. Nasa Kanya lahat ang kasagutan natin. Nasa Kanya lahat ang tustos para sa atin. All we have to do is pray. Panalangin talaga. Ikalawa, hindi lamang na sinasabi ng teksto natin na alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Ikalawa, sa verse 31 hanggang 34, ang Diyos ay may malasakit sa atin. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan, pero hindi nagtapos doon. Nagmamalasakit siya sa atin. He cares for us. Kaya hindi talaga tayo magkukulang. Hindi tayo dapat mangamba. Hindi lamang alam ng Diyos ang ating needs, nais din ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya, that He can provide us. Dapat siya po ang may control at siya ang magtutustos sa atin. Kaya lang, may kondisyon. Number one, sa verse 33, unahin natin ang Diyos. Kaya lang, papakainuna natin ang Diyos sa lahat ng ating needs, alam nyo, mababawasan ang ating worries. Dahil alam natin, Diyos ang kasagutan ng lahat. Kaya sabi ito sa verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Diba? Nakatamis, diba? Ang Diyos ang nakakaalam ng ating pangangailangan. Siya rin ang magtutusto sa atin dahil siya may malasakit sa atin. Idaragdag lang sa atin, pero ang kondisyon, unahin talaga natin siya sa buhay natin. Dapat siya priority. Siya ang dapat number one sa atin. Ipaubaya sa Kanya ang lahat ng ating worries. 34, din yung sabi sa 34. Kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Kinukasan ang problema sa kanyang sarili. No?
Kaya sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Ibig sabihin, ano man ang kailangan natin na ating pinanalangin sa Diyos, pero kailangan din natin ang kumilos, gawin natin ang kakaunti, kakaragot nating katungkulan para may sagawa natin kung ano yung pangailangan natin. Meron din tayong tungkulin. Ang biwag dyan ay manalangin. Kailangan talaga natin manalangin sa Diyos. So ipabayan natin sa Diyos ang hindi natin kaya. Ipabayan natin sa Diyos ang hindi natin nakikita. Hayaan mo ang bukas ang siyang problema sa Kanya. Sapat na yung ating alalahanin sa kasalukuyan. Hindi natin may iwasan alalahanin, pero pwede natin pagtagumpayan. Tanda natin, hindi natin may iwasan, hindi natin matatakasan ang alalahanin, pero pwede natin pagtagumpayan. Paano? Diyos lang makapagbibigay sa atin sa pamagitan ng ating panalangin. So, para sa atin aral, mga kapatid, ngayong gabi, itong aral, iwasan o bawasan ang ating pag-aalala. Hayaan natin ang Diyos ang siyang gumawa. In all things, God works together for us. Iwasan natin o bawasan ang ating pag-aalala. Dahil, doktrina, God is sovereign. Siya ang may control. Walang anumang nagkataong bagay nangyari sa atin. At wala rin mga nakataong bagay na hindi may bibigay ng Diyos sa atin. Tanda natin, pagtiwalaan natin ang Diyos, ano man ang dumating sa atin, huwag natin pag-alalahanin, kundi pagtiwala tayo, alam niyang ginagawa niya. Alam niyang ginagawa niya. Hindi man natin masukat, hindi man natin ma-equals, 1 plus 1 equals 4 ang atin, pero alam natin, ang Diyos ang siyang may control na lahat. So, gawin natin ang tayo'y mapalapit pang lalo sa ating Diyos. Gawin natin tayo mapalapit ng lalo sa Diyos. Sa paanong paraan? Pananalangin. Pagbabasa ng kanyang salita. Pagdalo sa ating mga pagtitig. Amen? Tayo nalangin. Panginoon, salamat po sa gabi ito, sa inyong po mga salita na nagbigay ng diwanag ng ating kaisipan. Wala kami talaga dapat pag-alala. May mga alalahanin kami sa aming kasalukuyan, pero hindi namin ibabao ng aming puso at isipan dyan sapagkat alam namin kayo may kontrol ng lahat ng bagay at walang anumang aksidente nangyari sa aming buhay. Kailangan lang namin mag-isip, Lord, ito ba'y bunga ng aming kasalanan o ito ba'y pagsubok ninyo sa aming pananampalataya? Maraming salamat, Panginoon, sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.